Hello developers, welcome ulit sa channel ko. At ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-develop ng Navbar using HTML and CSS. So kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome na welcome ka. And please like and subscribe to my channel para sa mga bagong tutorial na gagawin ko. So kung ready ka na, mag-umpisa na tayo. So guys, ganito yung gagawin natin ngayon. Una, ganito. Pangalawa, ganito. Huwag kayong maglala, napakasimple lang na itong mga to. At meron itong transition effect. So kung ready ka na, mag-umpisa na tayo. So guys, gawa lang tayo ng folder sa desktop. Name natin to Navbar. Tapos open natin to sa Visual Studio Code. So guys, na-open ko na sa Visual Studio Code. Click nyo lang yung file, open folder, then locate nyo lang yung folder na ginawa natin sa desktop. Then create tayo ng file, index.html. Then create tayo ng basic structure ng HTML. Type nyo lang HTML. Then type nyo lang yung suggestion. Then gamitin natin HTML5. Then instant, meron na tayo. Save. Then set natin spaces dito. Indent yung 2. Gawa tayo ng header. Sa loob ng header, may image. Wala muna tayong source. Then gawa tayo ng nav. Sa loob ng nav, may UL. Sa loob ng UL, may list. Sa loob ng list, may A tag. Href, ganyan lang muna. Tingin natin itong home. So, copy-paste lang natin ito. Ito, contact. Ito, about. Isa pa. Ito, help. Sa baba ng nav, gawa tayo ng button. Oops. Login. Magyan natin ito ng class. At brand logo na lang. Brand-logo. Then ito rin. Class. Nav list. Save. Then, add tayo ng logo para sa image natin. So guys, ito nga pala yung logo na gagamitin natin. CodeGrab PH. Then, lagay natin sa source. period/logo.png. Important ito. Save. Then, tignan natin sa browser. Right click, reveal in file explorer. Then, double click nyo lang yung index. So guys, ito yung makikita natin. Medyo pangit pa. Dahil wala pang style. Then dito, create tayo ng bagong file. style.css. Then link natin to sa index.html. Sa baba ng meta, link. Tapos ito, sakto. Save. Then sa style.css, kailangan natin ng font. Nagkukuha niya natin sa Google font. Punta tayo sa browser. Search natin Google font. Pinakanguna. Click nyo lang to. Okay, so nasa Google font na tayo. So, click nyo muna to. Return to classic site. Kasi dito ako sanay. Search natin yung Montserrat. Ito. Click natin plus. Dito. Kuhalin lang natin yung import. Pero, customize muna natin. Gawin natin medium 500. Uncheck natin tong regular. Then, balik tayo sa embed. Tapos, sa import, copy lang natin to. So, guys, paste lang natin to.
So guys, sundan nyo lang to. So, ibig sabihin nyo lahat, yung mga elements, ganito yung default. Origin 0, padding 0, then yung box sizing, border box, save, then select natin yung li, a, tsaka button. Gamitin natin yung Montserrat, font, family, double quote, Montserrat, which is ito, oops. Then yung font weight 500, font size sabihin natin 16px, color white, then text decoration set natin sa none para maalis yung underline ng A. So, select natin header. Then, display. Flex. Justify content space between. Align. Item center. Padding is 20px, then sa left and right 10%, then background color gamit tayo ng hex 23 23 23, medyo dark. Okay, so save natin, tignan natin sa browser, close natin to, refresh lang natin yung dati. Okay, medyo malaki yung logo natin. Then, nakalist pa yung nav natin. Then, pangit pa yung button. Magyan pa natin ang style. Gamitin natin tong brand logo sa index.html. Dot brand logo. At set width ng 170px. Then cursor, palitan din natin. Pointer. So next, yung nav list natin. Punta tayo sa index. Copy natin tong class. Dito sa style CSS. Select uli natin yun. Oops. Dot nav list. List type. List style. None. Then yung sa nav list, yung li tag, set natin yung display inline block, set natin yung padding 0 top bottom 20px left and right. Save natin. Then, tignan natin sa browser. Refresh. Nice. Sa button, istylan natin. So, sa style CSS pa rin. Click natin button. Then, yung set natin padding 10px, 25px sa left and right. Then background color RGBA 0, 136, 169. Then yung alpha nya para sa opacity is 1. Then border, none. Then border radius. Border radius 50px, cursor, pointer. Then transition. All, tapos 0.3s para seconds,
expected is 0s una. Then button ulit. Tapos kapag in-over natin yung button, same pa rin yung background color. RGBA. Same pa rin. Pero ibayin lang natin yung opacity. Kasi 0.7. Save natin. At tingnan natin sa browser. Refresh. Then yun. Ganda na. Tingnan nyo kapag in-over. Napakaganda. Dito din. Wala pa. Lagyan din natin to. Dito. Select natin yung nav list ulit. Li a tag. Select natin yun. Yung transition. All. Select natin all. 0.3s din. Is 0s. Then, yun ulit. Li A. Tapos kapag in-over natin. Color. Then yung hex color. Na 00888 89. Save. Then tignan natin sa browser. Refresh. Then tignan natin. Nice. Maganda yung pagkakatransition na. Pati itong button. So guys, almost done na tayo. May isa pa tayong gagawin. At gawa muna tayo ng index.html na isa pa. Index 2 na lang. .html. Then copy-paste natin yung ito, copy natin to sa index.html. Dito sa index2.html. Then palitan natin tong style2.css. Oops. Save natin. Then gawa ulit tayo ng file style2.css. Copy natin yung style.css sa style2.css. Then palitan natin yung justify content ng flex end. Save natin. Tignan natin sa browser. Reveal in Explorer. Then double click na lang. So guys, ito yung index2.html natin. I-adjust natin yung logo papunta doon sa kaliwa. So ito na lang i-add natin sa header. Sa brand logo, maglagay tayo ng margin. Margin right auto. Save. Tingnan natin ulit sa browser. Refresh natin. Then yun. Ganun lang kadali. Ganun pa rin yung transition na ito. Iba lang yung alignment kumpara sa una. So, nasa sa inyo na yan kung ano yung preferred yung navigation bar. So, recap lang tayo. May dalawa tayong ginawang navigation bar, which is yung index tsaka index2.html. Magkaiba ang kanilang style. At ang pinaka-difference lang nila is yung sa flexbox, sa header, eto, justify content, space between yung isa, at yung isa, flex end. So, ang meaning lang nito is that yung flex end, ilalagay niya lahat ng child element nung header sa kanan, sa end ng container. So, meaning, itong index2.html, yung child element niya is img, nav, and button. Ilalagay niya lahat yun sa kanan, sa end ng container. And then, in-adjust natin yung margin right ng brand logo para mapunta yung container na pakaliwa. Sinet natin to auto. Then dito naman sa style CSS, space between, meaning
sa bawat child element, may space sa pagitan para sa kanila. Para sa codes na tinuro ko ngayon, click nyo lang yung description below ng video na to. And please like and subscribe to my channel. Like nyo rin yung Facebook ng CodeGrab PH. Salamat, sana may natutunan kayo sa akin.